po mga ka-agri, mga ka-DIY at sa ating mga kakuryente, ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang aking 56 setter 56 hatcher na automatic egg incubator. Automatic po siya pero wala po siyang limit switch at may storage pa. Panoorin po natin. Mga ka-DIY, ito na nga po yung ating 56 setter 56 hatcher na DIY automatic egg incubator. Ito po ay automatic pero hindi na po natin ginamitan ng limit switch. So makikita natin, ito po yung ating mga controls, ito po yung ating main switch, ito po yung para sa auto and manual, and meron din tayong para sa tray turner. Bali, ang ginamit po nating switch para po sa ating tray turner ay ito pong normally open push button switch. Ito po yung ating ginamit kasi wala na nga po tayong limit switch. Kapag toggle switch po kasi ang ating ginamit, baka po makalimutan po natin in off, continuous po nga andar ang ating motor sa pabaling-baling po ang ating egg tray. Mga ka-DIY, kaya po hindi na po tayo gumamit ng ating limit switch kasi may mga time po na kapag nasira po ang ating limit switch, continuous po nga andar po ang ating motor at hindi natin basta-basta makikita yon. Samantalang kung meron tayong push button switch, kapag nakapress po tayo, makikita po ninyo nagagalaw po ang ating egg tray. And once na release po natin ang ating pagkakapress sa ating push button switch, hinto na rin po ang ating egg tray. Yun po ang kainaman ng paggamit po natin ng normally open push button switch. Since hindi na po tayo gumamit ng ating mga limit switches, kailangan po ang ipoprovide po nating timer ay yung meron pong seconds po sa kanyang program. Kasi po mga ilang segundo lang po ang inaabot sa pagbaling po ng ating egg tray. So, orasan po natin kung ilan po talagang segundo para po maiprogram po natin sa ating timer. So, ayan po mga ka-DIY, gamit po ang ating stopwatch. Titingnan po natin kung ilang segundo para makabaling po sa kabila ang ating egg tray. I-press lang po natin ang ating tray turner. So, ayan, para po atintayin po natin kung ilang segundo para makabaling po ito sa kabila. So ayun po mga ka-DIY, halos sinabot lang po siya ng 10 segundo para makabaling na po siya sa kabila. At ito na po ang ating gagamitin para po sa program natin sa ating timer. Bali sa ating timer po, meron pa rin po tayong halos 3 hours interval. Pero dapat ganito po ang settings natin. Ipro-program po natin ang ating timer at 1 o'clock naka-on. Then mag-off ito ng 1 o'clock and 10 seconds. And then at 4 o'clock naka-on ulit. Then mag-go off ng 4-10 seconds. At 7 o'clock, naka-on ulit. Then mag-go off po ulit ng 7-10 seconds. At 10 o'clock, naka-on po ulit. Then mag-go off ng 10-10 seconds. And then i-on po natin ulit ng 13 o'clock. Then mag-go off po ulit ng 13-10 seconds. Then mag-go on ng 16 o'clock. And then mag-go off ng 16:10 seconds. Mag-go on po na 19 o'clock. And then mag-go off po ng 19:10 seconds. And last po, mag-go on po ng 22 o'clock. And then mag-go off ng 22:10 seconds. So yan po ang magiging program ng ating timer. Mga ka-DIY, sakali mang dumating ang time na hindi nakabaling ang ating egg tray, i-press lang po natin ang ating tray turner para po bumalik po sa dating posisyon ng ating egg tray. Dito po pala sa ating termination box, since medyo maluwang naman po siya, naglagay na rin po tayo rito ng storage box para makapaglagay po tayo ng ating mga spare na bulbs, thermostat, timer, at ilang pang mga tools para mas madali po tayo makapag-troubleshoot kung sakali pong may maging problema po sa ating mga pyesa. So, ito po yung ating bagong setup ng ating automatic DIY egg incubator.